kayo'y di ko inulila. Babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan, matitigib kayo ng kalungkutan. Subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ang mabuting balita sa atin ngayon, maaari po tayong mabuhay ng malaya, malaya sa takot, at malaya sa pagkabalisa, dahil alam po nating sumasa atin ang Diyos ngayon pa lang, dito pa lang. Nagdadalamhati ka man, may pinapasan ka man, may kaligayahan pa rin, may kagaanan pa rin. Posible pong danasin ito ng sabay, dahil hindi po sila inversely proportional. At ang lubos na kaligayahan at kagaanang ito ay matatagpuan po natin sa piling niya. Kung pwede nga lang sana, no? Wag na lang siyang umalis. Pero kailangan niyang umuwi sa kanyang Ama para maipadala sa atin ang Espiritu Santo. At maipaghanda tayo ng daan sa fullness of life. Itinuturo po nito sa atin na maaaring ang pinakamabuting gawin pag grieving ka ay mag-let go. Gaano mo man siya kamahal, gaano mo man kagustong kumapit pa sa natitirang mga hibla ng anumang nag-uugnay sa inyo. Doon, mas makagagawa siya ng kamanghamanghang mga bagay. Ang ipag-adya ka sa puong may kapal, ang gumabay sa iyo sa paraang ni hindi mo nalalaman. Ito rin ang niyakap ni Apostol Pablo ng buong buo niyang sabayan ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Nang umalis siya sa Athens, makinis at sibilisado, at lumipat sa Corinth, magaspang at magulo, inilipat din niya ang pinagtutuunan ng kanyang misyon patungo sa mga Hentil sa halip na sa mga Hudyo lamang.
mababakas po natin sa ating mga pagbasa na sa ating buhay, wala talagang permanente. Lahat tayo ay mga pasahero lamang, nakikiraan, nakikituloy kung minsan. Kahit na palagay natin ay madali na tayong makibagay, may mga aspeto pa ring hindi talaga makalapat sa bagong kalagayan at kapeligiran. Gaya halimbawa ng panlasa, pandinig, pandama, at kahit siguro pang amoy o paningin. Ang kaibahan po natin sa mga alagad, lalo na kay Apostol Pablo, hindi po tayo makalakbay ng magaan. Marami tayong bit-bit, marami tayong dala, marami tayong pasan. May sunong na tayo sa ulo, may pasan pa tayo sa balikat, may bit-bit pa tayo, may nakabakpak pa tayo, may sinisipa-sipa pa ang ating paa, bukod pa sa hinihila natin, sa bayawang natin. Sina Apostol Pablo at ang mga alagad ay naglakbay ng magaan. Kaya kahit saan sila makipanuluyan, madali silang makibagay. Saan man sila magmisyon, kahit may oposisyon, epektibo sila. At sa kanilang nadatnan ay may mga tumulong din naman sa kanila, katulad nina Priscilla at Aquila. Tinulungan nila siyang manatiling nakaugat at nakatungtong kung saan siya nagmula. Kasama nila lalawak ang kanyang ministeryo sa mga manggagawa. Tumulong nga siyang maggawa ng tent, di ba? Natutunan niyang magtrabaho sa kanyang mga kamay. Kung babalikan natin, pariseyo siya, di ba? Hindi naman siya sanay magtrabaho. Pero kasama ng mga nadatnan niya sa mission area, sina Priscilla at Aquila, natutunan niyang magpakahirap para sa kanyang kakainin. Sabi natin kanina, lalawak ang kanyang ministeryo sa mga manggagawa, pati na rin sa mga dayuhan, na may layuning ang lahat ay maging iisa. Sa puso at diwa, pare-parehong tinatahanan at pinangungunahan ng Espiritung Banal. Yan ho ang nagbubuklod sa atin bilang iisa. Gaano man tayo kaiba sa isa't isa. Sabi nga po, we share the same humanity. Hirap ka man, nakaririwasa ka man, iisang kapwa tayo sa paningin ng Diyos. Pare-parehong tinatahanan at pinangungunahan ng Espiritung Banal. Ito rin po ang grasyang hilingin natin sa patuloy nating pananalangin ngayong misang ito. Ano ho? Ang mahayaan natin ang Espiritu Santong pangunahan tayo upang sa pamamagitan natin makagawa siya ng kamanghamanghang mga bagay at lalong mahayag ang pag-ibig at kadakilaan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno.